Narito po tayo sa website ng LuxyCoin para tingnan natin kung may potensyal nga po ba itong token na ito or maaaring maging scam. Now, based po sa observation ko po sa company na ito, lahat naman po para po sa hindi wala pa pong experience, I mean, sa cryptocurrency, lahat po ng token developers, lahat po ng token ay dumadaan po yan sa stage na tinatawag na DeFi or Development Finance or Developers Finance. So dumadaan po yan sa finance. Sa case ng LuxyCoin, maaaring wala po silang malaking financial, kaya ang ginawa po nila ay sa marketing system nila ay gumamit po sila ng tinatawag na MLM or multi-level marketing system, in which nagbibigay po ng offer na mga bonuses based sa invites na nakukuha nila. Pero yung bonuses po na yon ay hindi naman gaano kalakihan, kaya iyon yung mga hinihintay ng mga nagre-refer na maaaring ma-pay out nila o ma-cash out. Pero actually, ito po ang system niyan. Yung ilang percent lang po yon ang mapupunta doon sa mga nag-refer, but the rest ay nakapasok po yan doon sa DeFi o sa Development Finance para po sa development ng tokens. Kasi kung ang lahat po ng business ay hindi po uusad yan kung wala pong financial. So nangangailangan po ng financial yan, at may allocated na rewards naman yun doon sa mga na-invest na pera. Dangan nga lang, medyo may katagalan po yan bago makuha. Kasi may tinatawag po ang every tokens ay may tinatawag po silang liquidity pool bago po makuha yan, bago po yan maipagpalit into real money. Kaya kung mapapansin nyo dito sa LuxyCoin, ay meron siyang tinatawag na first wave sale, in which yun yung sistema para maibenta yung token at magkaroon ng fund na magagamit ang company, ang developer. So, based on my observation, naka fourth wave na po sila ng pagbibinta ng tokens. So, kung titingnan natin yung website sa roadmap nila o sa plan nila, maganda naman po yung purpose ng project na ito. Maganda naman po yung project. Simula nating i-check yung website. So, hindi po pa kasi nakakaunawa ng cryptocurrency. Talagang medyo may katagalan po ito. Yung iba nga po ay umabot ng 10 years bago po talagang naging successful yung project. Yung iba 5 years. So, simulan po natin. Scroll tayo sa baba. Now, dito po mapapansin natin na nasa pancake swap na po sila. At ang main nila ay yung Binance Smart Chain Wallet. Yung scan yung ginamit nila bilang contract address. So, nakalock po yung token nila sa CoinTool. Now, ito po yung talagang purpose. Kung babasahin niyo po ito, ay ilalagay ko po ang link na to sa description below para ma-check nyo rin po at mabasa ninyo ng maayos. Kasi hahaba tayo kapag inisa-isa natin ito. So may mga points lang tayong titingnan dito na may potential ba or maaaring maging scam ang token na ito. So scroll tayo sa baba kung saan. So ito yung mga purpose nila. Luxury shopping. So may travels and accommodation. Yan yung purpose po ng ano na ito. Sa halip na lumabas pa para mag-shopping, pupwede na po dito sa ano na ito, sa system na ito, gamit po ang tinatawag na NFT, which means non-fungible token. Ito po yung ano niya, virtual niya. Tokenomics,
Sa Tokenomics niya is ito po yung total supply niya at ito naman yung contract address. Mamaya titingnan natin yan. At yung token name niya is LuxyCoin, symbol is Luxy, and decimal is 9. So ito po yung gamit niya, Binance Smart Chain BIP 20. So sa pagkakataong ito, dahil BIP pa lang, hindi pa yan may pagpapalit. Sa once bumili po kayo ng tokens, ay mananatili pa siya sa BIP 20 wallet sa Binance. Bawat transaction ay nag-auto-burn sila ng 2%. So maganda din po yan. So ito po yung rewards ng mga holders, 3%. Ito po yan yung sinasabi ko na yung mga nag-invest, 3%. Kung may mga bonuses man, yun ay sa referral yung nakukuha. Separate po yan. Pero sa mga token holders, ito po yung magiging ano nila, magiging rewards sa mga token na nakahold. May tax po silang marketing tax, 5%. Fund allocation, no, makikita nyo rito na ang 40% ng perang ipinasok ng mga bumili ng tokens ay sa project development expenses. Ito po yung sinasabi ko po kanina na DeFi po yun. Diyan po pumapasok yung malaking pera na yun. At saka yung iba, yung mga bonuses na nakukuha ng mga nag-invite, dito po yan kukunin sa 25%. Yan, rewards and compensation. At marketing and promotion, dito, ginagastosan nila yan, mga panggastos nila sa pag-promote ng business, marketing nila, at saka yung operation nila is 7% only. 10% doon sa promotion, and 7% sa operational expenses. Now, meron din pong tinatawag na liquidity pool. Yung 5% na yan ay automatic yan mapupunta sa liquidity pool. Subalit, ang liquidity pool na yon ay nakalock. So, safe po yon at hindi basta-bastang magagalaw yon kahit ng developer kasi nakalock po yon. At may charity po silang 3% in total of 100%. Now, dito po sa roadmap naman nila, kung mapapansin po natin kung member ka na po ng Luxy, ito po ay ma-observe nyo po ito na naganap na po ang mga bagay na ito. Now, kung mapapansin nyo po ito, nangyari na po yan, nasa platform na po yan. Ito po, naganap na po yan yung recruitment kasalukuyan hanggang sa ngayon. Ay nagagana po yan yung birth storming. Almost total ng ano na to ay nagawa na po ng company. Itong kasalukuyan ngayon sa first quarter ng 2022, may mga natitira pa po siya. Natapos na rin po ito based on my observation. Ito po ay naganap na at ito rin po ay naganap na. Lahat po yan ay naganap na. So meaning, umuusad sila at sa kasalukuyan ay naghihintay tayo ng second quarter. Yung marketing, pero meron na pong nangyari katulad po nito, naganap na po yan, at saka yung third and fourth wave of token sale, nakapag-sale na po yan. Kaso nga lang yung LuxyCoin launch, yung proper launching, wala pa po yan, at maging ang coin staking and pooling, kasi dito sa staking na ito, kung ilalagay niyo po yung mga tokens niyo doon, nagkakaroon po siya ng profit. Tumutubo po siya, dumadami po yung tokens doon sa staking and pooling. Now, ito ang pinaka maganda rito, pinaka the best na dapat hintayin. Ito, yung listing of exchange. At ito rin po yung inaabangan ko bago po ako bumili ng tokens. Actually, sa ngayon ay hindi pa ako bumibili. Under observation pa po ako, nag-o-observe pa lang po ako. At ito po yung hinihintay ko, yung listing of exchange. Ibig sabihin, sa mga trading platform po yan, kapag na-listing na, na-ilista na po sila, nakasama na po sila doon sa isang exchanger or trading platform, isa po yan sa mga batayan ko na hindi siya magiging scam. Kaya ito po yung pinakahihintay ko bago po ako bumili.
Tandaan nyo po yan. And then ito, startup establishment global luxury goods provider. So maganda yan kasi global na yan. Kapag nangyari na po itong listing, 100% bibili na po ako kasi sure na po yan na hindi na siya magiging scam. Dahil doon sa exchange, pwede nyo nang ipalit sa pera yung i-trade yung Luxy nyo into other tokens, at pagkatapos ay pwede nyo na yan withdrawin at gawin yung real money. So yan po ang pinakamaganda dyan at pinakahihintay ko, yung listing of exchange. Na dito sa third quarter, wala pa pa po ito kasi medyo may katagalan pa po ito. Nasa mga July, August pa yan magaganap. At yung sa last quarter ng 2020, medyo malayo pa po ito. Pero in fairness, nagawa nila yung iba doon sa first and second quarter. Now, hinggil naman po sa mga developer po ng tokens, usually po ay marami po yan sila. Pero dito ay nakakapagtaka kung bakit nag-iisa lamang po ang team. Diyan po ay mismo ang CEO. Pero in fairness, kung talagang nag-iisa lang siya, ay masasabi po natin na napakasipag niyang tao. Dahil kahit nag-iisa lang siya, ay nagagawa niya yung trabaho niya. At nakita niyo naman, nagawa niya yung dalawang quarter na yun, roadmap, kahit nag-iisa lang siya rito. Or maaaring hindi lang nila inilagay yung ibang team dito na mga developers. Now, meron po tayong titingnan na tinatawag na rug pull check. Pag sinabi pong rug pull, ito po yung term na ginagamit na ng sa halip ay scam, ay rug pull ang term na ginagamit dito pagdating sa cryptocurrency. Hindi po scam ang ginagamit kung hindi rug pull. So pupunta po tayo doon sa website na kung saan doon natin titingnan kung magiging rug pull po ba siya or hindi. At nang sa ganun ay makapag-decide po kayo kung ito nga ba ay hindi. Nasa sa inyo na po yan. At least ipapakita ko sa inyo, kayo na po ang mag-decide or ito ba ay may potential or ito ba ay magiging rug pull. So pupunta po tayo doon sa website na kung saan doon natin i-check ang Luxy Coin. Now, ito po yung website. Makikita nyo yan. Rug check nakalagay. Rug check. Yan, rug check. At ito po yung token na kung saan i-check natin yung Luxy Coin. Now, paano mag-check dito? May nakalagay po yan. Ito po yung wallet niya ng developer. Kung ano ang mga transaksyon na nangyari, makikita po dyan. Sa kung saan nagpunta, kung saan niya isinend yung mga tokens. Makikita po dito sa developers dev activity. Now dito naman po sa top holders, ito po yung mga holders ng ito po yung mga wallet holders ng token na kung saan sila yung malalaki yung quantity ng tokens na meron sila, yung wallet na yan. Now, narito po tayo sa, punta muna tayo sa dev activity para makita nyo po. Ito po yung token supply niya, 979 million trillion ba yan? O ito po yung quantity niya at ito po yung wallet ng developer. Yan po. So, ang mga activities po niya, ito po sa baba, makikita nyo saan niya isinend. Saan niya may pinadala, ayan, makikita nyo, receiver, token, 1,000, pero ito malaki, ito 1,000 lang, ito 29 million, almost 30 million. At ang pinakamalaki rito ay ito. Halos lahat ng fund ng tokens ng Luxy ay nasa kanya. Kaya ito yung titingnan natin dito, yung activities na yan para matrace natin. So nakalagay dito, wallet.
Ano ba yung 8? Oh, itong nakita nyo ito rito. Ito ay contract address. Ito ay wallet, wallet, wallet. So dito, yung mga wallet na yan, titingnan po natin iyan. Ang kulit ni TikTok. Titingnan po natin iyan kung nakalock ba yung mga yan. Dahil makikita natin dito, balik tayo doon sa top holders. Kasi sa top holders, makikita nyo po doon ang sinasabi doon, ang instruction. Balik tayo roon, punta tayo sa top holders. So kung mapapansin nyo ito, may message dito. Ayan. If the token has launched, do these basic checks. So ganito ang pag-check. Sabi dito, kung ang top holders supply, ang top holders ay nasa kanila yung pinakamalaking percent, tapos kung nag-burn ba sila ng 50% or hindi, nag-mint ba sila, diluted ba o ano ba ang ginawa nila, so ang burning amount supply, initial supply before relaunch is usually a trick. Oh, minsan daw, ang pag-burn daw ng supply ay minsan isang trick daw yun para ma-mislead yung tao. Thinking that 20% holders is a 10% holder. O, ibig sabihin, ito yung kikitain. Ito yung magiging profit ng mga holders. Pero yun ay minsan trick lang yun. Pang luloko lang yun para sabihin nilang kikita, nalalaki, tataas yung price dahil sinunog nila yung iba, nag-burn. So sa mga baguhan sa cryptocurrency, ito po ay hindi ninyo mauunawaan, kaya makabubuting mag-explore kayo kung paano nga ba ang sistema ng cryptocurrency. So balikan natin yung top holders. Nasabi dito po na kapag ang top holders, makikita nyo rito kasi English dyan, kapag ang top holders ay isang wallet, subalit hindi ito nakalock, ay medyo delikado. Pero kung ang top holder is ito yung sinasabi dyan, nakalock. Ito. If the top holder of LP is contract address, one that has icon, pag ganito yung icon niya, kikita nyo, ayan, slightly being locked. Kapag nakaganyan yan, nakalock yan, so walang problema yan. Kasi hindi yan basta-basta magagalaw ng developer. Ang problema pag hindi nakalock, tapos nasa kanila yung pinakamalaking fund. So delikado yon. Kaya puntahan na natin ang tinatawag na wallets ng mga top holders para makita natin kung nakalock nga po ba ito or hindi. So ito po, loading pa po siya. Ayan po. So makikita natin, yan po yung quantity. So kung makikita nyo yan, in fairness, yan yung dati, nakalock yan. Pag ganyan. At saka, ipinasok nila sa coin toll. So, ibig sabihin, ang token nila pagkatapos nung launching, dito kasi yan, nang galing, saan yan? Ito. So, nagkaroon sila ng launching dyan. So, yan yung quantity. After ng launching, nag-distribute sila ng mga tokens nila. Dito, may 31 million at dito malaki. Pero based on sa ano natin doon, sa previous na ano natin, tiningnan natin, ay naka-lock po siya yung token nila doon sa coin toll. So ito na po yung sinasabi nila, coin toll. Naka-lock. Pero ang problema natin dito, itong mga ibang tokens, ito ano to? Nakalock yan. So walang problema yan. Ang magiging problema natin, itong mga malalaking, hindi naman gaano malaki. Walang malaking masyado. Ito sa pancake swap, kasi yung mga gustong bumili, naglagay sila roon. Yung mga gustong bumili, ayan yung inilagay nila roon. Pero ang malaking problema, itong 3 million. Hindi po 3 million. 3,160 million. Ito po. Malaki din po yan. Medyo makakaroon po tayo ng problema yan. Pero in fairness, yung nakalock naman ay mas malaki yung quantity.
dahil nasa coin toll ito po yan. Mas malaki yung quantity niya, at ito, ang problema dyan ay hindi rin siya naka-lock. So, yan ang magiging ano natin dyan. Magiging magbibigay ng kaba sa dibdib yung ganong kalalaking quantity ng tokens na hindi nakalock. Sa coin toll, wala po tayong problema dahil nakalock po yan based doon sa observation natin kanina. So, kung titingnan po natin yan, scroll po natin yan pababa, makikita natin dito, diluted ba? Saan pa yun? Diluted. Ayan, ito yung magiging problema natin dito sa kasalukuyan. Kasi wala pa po silang proper launching. Kikita nyo, ang price niya ay 0.00 at fully diluted. It's either nakalock or wala na yung token. Wala na. Natunaw na. Kasi diluted, ibig sabihin, natunaw na. So, iyan ang kinakailangang alamin kung nasaan na nga po ba yan. So, nasa sa inyo na po yan. Kasi kung titingnan natin yung ibang wallet, tulad nito, hanap tayo ng ibang wallet. Saan ba tayo hahanap? Teka lang. So, ito, kumuha tayo ng ibang company. At ito po yung wallet address nila, contract address. Para ma-compare po natin doon sa Luxy. So, makikita nyo po, ito ay isang gaming MetaTrace token. So, balance 00, value 00, pero yung tokens nila, ito po, may price po sila. Ayan. At ito yung price sa kasalukuyan. 0.007. So, iyan po yung price ng token. Whereas doon po sa Luxy Coin, dahil maaring hindi pa naman, kasi hindi pa naman talaga totally nag-launch sila, kaya wala pa pong maaring, wala pa pong price yan. Subalit, kung titingnan natin doon sa Pucoin, meron na po silang price. Ang problema dito, pag itinype mo, hindi siya searchable. So, isa din ito sa nagpapagduda sa akin, bakit hindi siya searchable dito, wala siya rito. Walang option na lumalabas. Ayan. Wala pong option na lumalabas. Crystal hidden. Wala rin. Talagang wala siya, hindi siya lumalabas. Pero doon sa website nila, makikita nyo, punta tayo doon. Sa balik tayo sa website. Nasa na yun? Punta tayo nasa taas. Balikan natin para chart. Boom. Kung makikita dito, meron naman sila, kaso bakit hindi ma-search? So, yan ang problema. Bakit hindi ma-search? Ito po yung market cap nila based on total supply nila. Kaya medyo, ayan, include slack. Sahin natin ito, includes lock, includes burn. Ito po yung market cap nila dito. Pero hindi pa lumalabas doon sa BSCAN. BSC scan. Medyo dito, nakakataba ng puso ito pag ganito. Tingnan nyo itong chart. An unlock wallet is holding 99.99% of the Luxy. Ito, basahin nyo ito. Ito yung nakakatakot. Ayan. An unlocked wallet is holding 99.9 of the Luxy BNB LA. Click the LP holders. So, kaya may pula yan dahil warning po yan. Ibig sabihin, hindi nakalock yung 99%. So, na medyo nakakatakot yan. Pag ganyan. Kaya nasa sa inyo na po yan. Kung papaano kayo papasok dyan, mag-analyze, magiging scam nga po ba or hindi. Try natin itong i-click. Click to view the LP holders. Balik tayo. ...99% daw hindi nakalock. Paano yan? Kapag ganun ang nangyari,
na hindi nakalak, talagang medyo delikado. 99 holders. 99.9 holders. Null. Pag sinabing null, wala na yan. Ah, hindi nga nakalak. Pero maliit lang naman yung quantity niya eh. Maliit, hindi nakalak. Dangan nga lang, kung babalik tayo dito, ito ay isang warning. An unlocked wallet is holding 99%. So, ibig sabihin, halos lahat ng fund ng ano, ay hindi nakalock. Yan po yung sinasabi dyan. Pero makikita nyo yung kasalukuyang price niya rito, ito po yan. Kaso nga lang, kahapon pa yan, ganyan yan, hindi gumagalaw, hindi bumababa, ganyan pa rin yung price. So, nag-observe ako kahapon, hanggang sa ngayon, ganyan pa rin yung price, hindi bumababa, hindi tumataas, hindi na siya gumagalaw, parang napako na siya sa ganung price. Hindi dapat ay gumagalaw yan. Kung talagang may buying and selling na nagaganap sa LuxyCoin, may mga bumibili, ganun, gumagalaw yan, pero nakapako lang siya sa ganung price. So ito yung nakakatakot talaga dyan, yan. So nasa sa inyo na po yan, at naway nakatulong po ito sa inyo at sa lahat. Ginawa ko po ang video na ito hindi para manira ng isang company, kung hindi para magbigay ng knowledge, at nasa sa inyo na po yan kung paano nyo mag-analyze o mag-research ulit kayo, dagdagan nyo yung knowledge nyo, at baka mali yung mga nasabi ko, pero ito po yung alam kong paraan paano mag-check ng isang token na maaaring maging scam or may potensyal nga ba siya pagdating ng araw na maging maganda ang takbo ng tokens. Marami pong salamat sa panonood, at naway huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko at i-click yung notification bell. Marami po po kasi akong mga video na i-upload na talagang kapakipakinabang, dahil ang channel ko po is more on money making. Kaya kung nakasubaybay po kayo, ay magkakaroon po kayo ng karagdagang knowledge about money making online or offline. See you on my next video. Kita-kits tayo.